ka dito! Magani! Ayoko magsayang ng panahon sa isang taksil na kaibigan katulad ni Maya. Kaya tayo lalayo upang tuluyan ko na siyang makalimutan. Marahil ay napagtanto na aking Ginoo na higit na makabubuti kung umalis na siya dito. Nagsisisi ba kayo na hindi natin binalikan si Amaya? Tama lamang ang ginawa natin. Bigla na lang sumakit ang tiyan niya. Marikia, masakit ako, tinudugo na siya. Anak ko, iligtas mo, anak ko. Huwag mo nang ituloy ang balak mo sapagkat kinukutuban akong mabibigo ka. Ngayong gabi, magwawakas ang kanyang buhay. Kaya ka, papatay kita! Ah! Tunggu! Saya tertarik pada rahasia urus niaga Anda. Dia tertarik pada rahasia urus niaga kami. Oh, donde che voy chao, tansi bo cita sencio lang yao tiada ni ue. Kami ingin berurus niaga dengan pembeli, tapi kesulitannya adalah bahasa kami terhad. Kenapa tidak berurusan dengan saya? Ditanya kenapa tidak mau berurusan dengan dia? Oh, tansi buai o kui uang. Oh, oh. Kami setuju, tapi ada satu syarat. Apa yang Anda inginkan? Kami mau bawa kamu pergi jumpa tuan kami. Hindi mo ako maaaring paslangin sapagkat kinakailangan mo pa ako upang patayin ang rahat. Matapos mong pagtangkaan si Angaway at tanggalan ng kapangyarihan si Uray, sa palagay mo ba, maaatin ko pang maging kakampi ka? Mawala kayong galang? Kung inaakala nung mababang uri ako ng babae, nagkakamali kayo! Chansi, lika na siya! Duhay ako ay siya. Sige, duhay! Nawalan siya ng malay sa labis na pananakit ang kanyang sinapupunan. Mabuti't dumating ka. Nararamdaman ko pa ang pagtibok sa sinapupunan ng inyong anak. Ipinapahiwatig na buhay pa ang sanggol na daladala niya. Ikuha niyo ako ng mainit at tubig upang aking masimulan na ang paghihilot na magpapatibay sa kapit ng sanggol. Bakit walang kumikilos sa inyo? Kapag hindi kayo naging maagap eh, maaaring hindi ko mailigtas ang sanggol. Ano? Hindi ko kayo aatrasan! Tanwa na lihay! Alala ko yung babae mo. Siya yung dati natin na kasurupa. Magaling talaga siya makipaglaban. Mga walang galang! Mga walang galang! Mga hayop! Kailangan malaman pa rin dahil ko sa ano? Sige, ilapas nyo kanyang tapang! Ilapas nyo! Ako yan, kamu mahu. Samu ako, kamu po niya. Angkat. Lagi. Wala kang pinagkaiba kay Rahamang Gubat. Kapwa kayo mamamatay tao! Akala mo kung sino kang marines! Hindi pa't ipinagkanulo mo si Bagani matapos matanggalan ng dangal at itakwil ng raha! Mistulang pinatay mo na siya! Huwag niyo akong itulad sa inyo. Iba ako! Kung sa bagay, mukhang hindi mo naman magagawang kumitil ng buhay. Ang kapid mong asang gumawa nun. At hindi ikaw! Nagpatawag ako ng babaylan, hindi upang iligtas ang bata. Ang tanging hangad ko ay matiyak ang kaligtasan ng aking anak na si Marikit. Anong ibig niyong tukuyin? Yaman din lamang naligtas ang aking anak. Pabayaan mo nang mamatay ang sanggol. Namita! Ipagpaumanhin ninyo. Ngunit hindi ko maaaring ilaglag ang bata, lalo't wala itong pahintulog sa kanyang ina. Gagawin mo ang inuutos ko sa iyo, babaylan. Ako ang iloy ni Marikit, at maaari akong magpasya kung anong nararapat sa aking anak
at sa kanyang dinadala. Ngayong wala ang iyong kapit, tingnan natin kung kaya mong ipagtanggol ang buhay mo ngayon! Dalang, hinihintay mo pa rin ba si Yang Tersayang? Gabi na, ngunit wala pa siya. Kaya't lalo ako nag-aalala. Lalo na't umalis siyang nag-iisa. May dahilan nga upang mag-alala ka. Saan kaya napadpad ang katang iyon? Berhenti! Berhenti! Ano? Apel, kamu mahu? Apa-apa yang kamu mahu, semua boleh angkat. Oh. Makinig kayo lahat sa akin. Simula bukas ay ako na ang mangangasiwa sa kalakalan sa pulong ito. Ako na ang magiging tulay no sa mga mangangalakal na ito. Isa kang kahanga-hangang babae. Bihasa ka na sa banyagang dila ay malupit ka pang makipagsagupaan. At mukhang ang marangal na babae at mapagkakatiwalaan. Ay, pagpaumanin ninyo. Ngunit hindi ko maaaring gawin ang ibig ninyo. Kung hindi mo gagawin, ako ang dudukot sa sanggol. Naririnig niyo ba ang sarili ninyo? Sa gagawin niyong yan, pati buhay ng sarili ninyong anak, maaaring mailagay sa panganib. Kung ganon, gawin mo ang inuutos ko sa'yo. Kung ayaw mong dalawa ang mamatay. Binis lang mo ang atubang na kapunuan! Nagagalak ako, Apo, at nagkamalay ka na. Huli kong naalala, Uray Elway, ginagamot niyo ang aking sugat. Anong nagawa niyo para ako'y mapagaling niyo? Ang nakatuklaw sa'yo na ahas ay ang kambal ni Amaya. Ang kamandag nito ang tanging panguna sa'yo. At iniling niya sa akin, nakapalit noon, ay magbitiw ako sa aking pagiging punong babaylan. Bumitiw kayo sa inyong tungkulin? Alam na ba ng baba ko ang balitang ito? Oo. At nangako siya na bago matapos ang gabing ito, ay mamamatay ang punong alabay. Uray Hilway! Halik kayo sa labas! Amanugamin niyo si Atubang! May masamang nangyari kay punong Atubang! Ikuha niyo ako ng mainit na tubig. Mga daon ng bayabas at isang kaputol na sanga nito. Kailangan ko to ngayon din. Ano pang itinatayo niyo dyan? Iloy, dadagang, bakit hindi ba kayo natutulog? Dahil hinihintay namin ang iyong pagdating, Yang Tersayang. Gabing-gabi na, nag-aalala kami sa'yo. May kinausap pa kasi ako ang banyagang mga ngalakal sa pamilihan. Nagkaroon pa kami ng mainit na pagtatalo. Ngunit maganda naman ang kinahinatnan, pagkat meron na akong hanap buhay. Hanap buhay? Anong hanap buhay? Ako na ang tagapangasiwa sa kalakalan, sa pamilihan itong ating pulo.
Ako na ang kakatawan sa mga tao upang makipag-usap sa mga banyagang mga ngalakal. Maniwala ka sa sinasabi ko dato sa kid. Kakaiba talaga ang dalagang yun. Na kahit na pinagtulong-tulungan sa mga banyagang mga ngalakal, ay napatumba niya pa rin ang mga ito. At sinasabi mong nakipagkasundo ang mga ngalakal na yon sa babaeng ito? At ginawa siyang tagapangasiwa ng pamilihan? Oo, mahal na dato. Ganun nga nangyari kagabi. Hanga-hanga ang mga tao sa pamilihan, pagkat matatas siya magsalita sa banyagan dila at mahusay pa sa sagupaan. At tinutukoy mong pamilihan ay pag-aari ng isang dato. Hindi maaaring akuin mo ng ganun na lang at pangangasiwa ng kalakalan. Ngunit pumayag na ang mga banyagang mga ngalakal. Nangako silang sa akin lamang sila makikipagkasundo. Eh, hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataon na ito. Ang lakas ng loob niya manghimasok sa pamilihan ng aking naaahupan. Anong akala niya? Na maaari niya ang kininang pamamalakad ng kalakalan ng ganun lang? Sino ang babaeng ito? Di ko batid ng ngalan niya dato sa kita. Ngunit sa pagkakaalam ko, doon sa nakatira dati sa lupang ahop ni Dato Bugna. Atubang! Sinong gumawa nito sa baba ko? Sino? Siya po, Ginoo. Siya pumas lang sa inyong baba. Ayok ka! Dalhin ang babaeng mamamatay tao na yan kay Sungil at Herap Sara upang mapagbayad ng kanyang utang! Hindi! Ginawa ko lamang ito! Pinagtanggol ko lang ang sarili ko! Wala akong kasalanan! Totoo ang kanya sinabi! Yang tersayang? Lalang? Bakit? Wari kong merong nagmamatsyag sa atin. Ah! Ah! Bakit itinututoy sa amin ang inyong mga bangka? Wala kami kasalanan! Sino kayo? Tato Sagid! Nasaan ang pangahas na babae na nakikialam sa aming kalakalan? Sa aming pamilihan? Ilabas niyo siya! Eloy! Nadagang! Anong nangyari dito? Sino kayo? Yoyo Awi! Oh, ba't na nalabay? Ba't ka narito? Si Bu Amaya! Napatay niya si Punong Atubang! Panginoong Laon, anong nangyari kay Punong Atubang? Siya'y pinaslang ni Amaya. Ano? Ang punong alabay ang may gawa nito? Ngunit bakit? Hindi na kayang sagutin ang inyong mga katanungan. Kailangang isagawa agad ang pagpabalik ng kaluluwa ng aking manugang. Magsihanda kayo! Hindi ako papayag na hindi maibalik ang kaluluwa ng aking manugang. Subukan niyo kami saktan. Magkakamatayan tayo. At uunahin ko itong kasamahan ninyo! Sa dami-dami ng pangangayaw at pangungubat na aking napuntahan, ngayon lamang ako nakasaksi ng isang babaeng handang pumatay at mamatay. Ibaba ninyo ang inyong mga bangkaw! Binibini, bakit hindi mo rin ibaba ang iyong hawak ng bangkaw? Upang tayo magkakilala. Kayo ang nagtungo rito, kaya't kayo ang magpakilala. Sino kayo at bakit kayo narito sa aming balay? Ang iyong pinatutungkulan
ay ang aming pinuno sa si Datong Saghit, na siya rin may karapatan at hawak ng pamilyan na yung pinagtatangka ang agawin. Yang Tersayang, ito ang sinasabi ko, na isang dato ang may ahop sa pamilyang iyon. Pamanhin, Dato Saghit, wala akong masamang tangka sa inyo o sa inyong naahopan. Kung ganun, mangangako ka ba na hindi ka na makikipag-ugnayan sa kahit sino mang mangangalakal na dadayo sa aming pamilyan? Mahirap ipangako yan. Lalo't pawa kaming mga babae at isang bata na kinakailangan ng ikabubuhay. Kung hindi ka mangangako, natitigilan mo na ang pakikialam sa aming naaahop, ay mapipilitan. Mapipilitan kaming saktan? O bihagin? Ganun ba? Kung iibigin ko, napakadali nyo lamang bihagin. Subukan mo, Dato. At ikaw ang uunahin kong paslangin. Yang Tersayang, huwag! Bakit ka tumatawa? Hindi ka ba natatakot mamatay? Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Yang Tersayang. Higit kaming marami kesa sa inyo. Higit kong ikinakatakot na hindi mabigyan ng pagkain ng aking iloy kaysa mapahamak ang aking buhay. Dato Saghit! Humihingi ako ng paumanhin sa ginagawang kalapastanganan ng aking anak. Pinapangako ko, hindi ko na siya pababayaan pumunta sa binanggit ninyong pamilihan. Parang awa niyo na. Huwag niyo siyang saktan. Pabayaan niyo na kami. Huwag na kami takutin. Yang Tersayang, ibaba mo na yung kampilan. Tunay ngang maisog ang anak mong babae, babaye. Mapalad ka. Pagkatila sa isang lalaki, na handa kayo iligtas. At dahil dyan, ibinibigay ko ang aking paggalang. Umaasa ako na tutuparin mo ang pangako ng iyong iloy. At kung hindi, kami magbabalik. Sa pagkakataong yun, hindi na kita patatawarin. Hanggang sa muli, Yang Tersayang. Maaari bang makausap ang pamangkin ko? Totoo ba? Napatay mo nga si Puno Atubang? Totoo. Ngunit kung hindi ko ginawain, ako ang mapapaslang niya. Ngunit Amaya, ano ang gagawin mo ngayon? Tiyak kong matinding kaparusahan ay gagawad ng kapunuan sa'yo. Hindi ako natatakot. Dahil alam kong wala akong ginawang masama. Pinagtanggol ko lamang ang aking sarili. Ngunit papayag kaya ang kapunuan sa iyong panig. Diwata ang inyong alay na pangasi. Hindi tayo titigil hanggang sila'y matulig sa ating mga dalangin. Ipagpatuloy ang pagbawi sa dugal ni Atubang. Tayong marikit? Buti naman, nagkamalay ka na. Anong yung nararamdaman? Lubag, napakasakit ang sinapapunan ko.
Tiisin mo lang. Huwag ka mag-alala. Mawawala rin ang pananakit na nararamdaman mo. Marikit, anak. Mabuti't nagising ka na. Dinalaan ka namin ng pagkain. Ubusin mo yun ang manumbalik ang iyong lakas. Anong nangyari sa akin, Eloy? Anong nangyari sa sanggol na dinadala ko? Marikit. Wala na ang sanggol. Ginawa ng iyong Eloy ang nararapat. Tama na! Tama na! Buong magdamag niyo na itong ginawa. Ngunit nananatiling bingi ang mga diwata sa inyong panalangin. Kaya't alam kong hindi na nila ibabalik pa ang dunga ng aking ama. Ang away, saan ka magtutugo? Kukunin ko si Amaya nang maiharap na siya sa ating raha. Ihanda ninyo ang labi ng aking manugang upang mailibing siya pagbalik ko. Halika sila, isumama ka sa akin! Bakit niyo ginawa sa akin to? Bakit niyo pinalaglag ang anak ko? Wala kayong karapatang patayin ang anak ko. Napakasama niyo. Kinamumuhian ko kayo. Tama na, Marikit. Hindi ka dapat magalit sa amin, Marikit. Pagkos, dapat ka magpasalamat sapagkat ngayong hindi ka na nagdadalang tao. Ikaw ay malaya ng muli. Maaari ka nang makipagtipan sa ibang Ginoo, yaong marangal, yaong tunay na matapang. At hindi na rin tayo aalipos tayo ng mga tao sapagkat wala na ang bata na magpapaalala sa kanila ng kahihiyang ginawa ng iyong dating banat. Hindi ko kayo magpapatawad. Kinasusuklaman ko kayo. Marikit. 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 Marikit, saan ka pupunta? Anak ko, Marikit. Marikit! Pigilan mo siya, Umbo. Marikit! Marikit! Dalhin na ang babaeng yan kay Raha Manggubat upang sumailalim sa kanyang paglilitis. Nasaan na ba tayo? Malapit na tayo sa pinagmulang banwan ng iyong Eloy, Ginoo. Marahil, nandun na tayo sa kasikatan ng araw. Ay, salamat. Gutom na ako. Nakatitiyak ako na ipaghahaintayin niya ng inyong mga apoy ng masasarap na pagkain pagdating natin doon. Huwag kayong mag-alala. Pagdating na pagdating natin doon, sabay-sabay tayo magsasalo-salo sa pag ng aking mga apoy. Hindi nyo na ako kailangan paglingkuran pa kahit kailan. Mga kakaibigan ko kayo. Tunay, Ginoo. Hindi nga nagbibiro. Tunay ang aking mga tinuran. Daghang salamat, Ginoo. Sadyang napakabuti mo. Gumanda kayo. Kilala ko mga parating na yan. Mga mangangayaw ang mga yan. Bilang pinuno ng ating buod, ikaw ang tagapayapa ng lahat ng nag-aalitan sa ating naaahupan. Sa'yo rin itutulog ang lahat ng mabibigat na suliranin ng bawat isa. Ikaw rin ang tatayong unang tagahatol sa lahat ng mga lalabag ng ating batas. At ipapatupad mo ito ng patas sa mga nagkakasala at pinagkakasalaan. Oo, Baba. Tatandaan ko yan. Kapanon! Bakit nyo na naman dinala rito ang punong alabay? Anong kanyang pagkakasala? Kapunuan, hinihiling ko ang katarungan sa pagpaslang sa aking manugang na si Atubang ni Amaya. Patay na si Atubang? Kailan itong naganap? Kagabi, dakilang kapunuan.
Kaya hinihiling namin mga naulila na patawan ng kaparusahang kamatayan si Amaya bilang kabayaran sa nagawa niya sa isang tumaong tulad ng aking ama. Sa akin ang landas na ating tatahakin kapag natupad na ng babaeng ahas ang tagnan. Tayo ang magpapataw ng parusang kamatayan kay Amaya. Dahil sa'yo, kaya nawalagdangan ang aking bana! Dahil sa'yo, kaya iniwan niya ako at nawala ang anak namin! Anong kaguluhan dito? Mula kami sa puot nila hamang gubat at ang tao sinaktan ng inyong mga tauhan ay ang aming Ginoo! Na si Ginoong Magani! Magani? Ano sinasabi mo na meron pa akong magulang na buhay pa ang aking iloy?